Hi and hello, hello. Good morning to all of you. No, tagal nating hindi nakita-kita kasi ako ay inaaral ko yung environment ng TikTok para doon naman ako mag-spread ng doctrines of the Catholic Church, mga kapanalig. So before we start, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa pagbabautismo sa mga hintil at sino ang nagpasimula ng pagbabautismo sa mga hintil at mahalaga na malaman natin yung mga naging proseso sa pagbibinyag, no, dito sa mga hintil. Kasi before, ang binyag sa pamamagitan ng tubig o baptism of water sa ilalim ni John the Baptist, ito ay ginagawad sa mga Hudyo, no, sa mga Hudyo bilang tanda ng paghuhugas, na paghuhugas at pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. So tayo ngayon ay mag-uusap-usap patungkol sa bautismo sa mga hintil. Si San Pablo po, siya po ay isang apostol. Bagamat hindi siya kasali doon sa 12 alagad ni Kristo, si San Pablo po ay tinawag na apostol ng mga hintil. Si San Pablo ay mula sa lahi ng mga Hudyo, ngunit siya ay kinikilala na isang Romano dahil siya ay lehitimong naging mamamayan ng bayan ng Roma, no, which is the Roman Empire. So, hentil si San Pablo pagdating sa citizenship, kasi dual citizenship. Si San Pablo ay mula sa lahi ng mga Hudyo, siya ay Hudyo. Pero dahil siya ay naging lehitimong mamamayan ng Roma, siya ay tinawag din na hentil. Hindi po sa lahing pinagmulan, kundi sa bilang isang mamamayan, no? Naging mamamayan po ng hentil itong si San Pablo. Kaya si San Pablo ay isang Hudyo na naging hentil dahil siya ay lehitimong naging mamamayan po ng bayan ng Roma, no? Si San Pablo ay isang apostol, bagamat siya ay hindi kasali o hindi kabilang sa 12 alagad ni Kristo na nangangaral ng ebanghelyo, no, sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano noong 1st century. At ito ay karamihan na kanyang ginawa, yung kanyang pangangaral dito po sa bayan ng Roma o sa daigdig o sa lugar ng mga hintil. Si San Pablo, siya po ay karaniwang itinuturing bilang isa sa pinakamahalagang tao sa relihiyong Kristiyanismo, no? Sa panahon ng mga alagad, no? Sa apostolic era o sa apostolic age, sa panahon ng mga alagad, si San Pablo ang isa sa pinaka-importante at pinakamahalaga, kasi marami siyang naging gampanin, marami siyang nagawa sa relihiyong Kristiyanismo. Now, at sa mga panahon noong 30 AD, no, sa panahon ng mga taon na 30 AD hanggang 50 AD, siya ay nagtatag ng ilan sa mga Kristiyanong komunidad. No, nakapagtatag si San Pablo ng mga komunidad ng mga Kristiyano, no, na karamihan ito ay matatagpuan sa bayan ng sa bansang Europa. Marami po ang naitatag na community, no, si San Pablo. At ito pong si San Pablo, no, sinamantala niya ang kanyang katayuan bilang isang Hudyo at isang mamamayang Romano upang maglingkod sa parehong Hudyo at mga Romanong mga tagapakinig. No? Si San Pablo, nung siya ay tinawag ni Kristo at siya ay pumasok sa bayan ng Roma, sinamantala niya yung pagkakataon na ituro ang aral ni Kristo sa mga Hudyo at sa mga Romano. Kaya nga po si San Pablo ay kaya niyang magsalita ng Aramaic, kaya din niyang magsalita ng Grego, no, ng wika ng mga Romano. So
Itong si San Pablo, habang siya po ay nangangaral sa bayan ng Roma, si San Pablo po ay nagtungo at nagpunta sa bayan ng Malta. No, nagtungo at nagpunta si San Pablo doon sa bayan ng Malta para ituro at ikalat, no, ang aral ni Kristo. Mababasa to sa Gawa 28 verse 1. Ang sabi dito, nang sila ay makaligtas na, napag-alaman nilang ang pangalan ng pulo ay Malta. So nangaral si San Pablo, ikinalat ang doktrina ng simbahang Katolika, no, sa bayan ng Malta. No, nakatala o ayon sa kasaysayan, si San Pablo ay bumisita sa isla ng Malta. Ito pong isla ng Malta, ito po ay dating bansang pagano. Ito po ay dating bansang pagano. Ngayon, pagkatapos mangaral ni San Pablo sa isla ng Malta, no? Pagkatapos na mangaral doon si San Pablo, unti-unting napagbagong loob niya ang mga taga-Maltes at ito ay na-convert into Christianity. Si San Pablo ay nagkaroon ng malaking bahagi sa bayan ng Malta na ito ay bayan ng mga pagano at ito ay naging Kristiyano na hanggang ngayon ito ay katolikong bansa o bayan. Mula noon, ang opisyal na relihiyon ng Republika ng Malta ay walang iba kundi Katolik. No? Katolik. Sa totoo lang po, 94% ng populasyon ng Malta ay mga Katoliko. No, nung si San Pablo ay nagpunta sa bayan ng Malta, the Republic of Malta, pagano 'yan? Pagano po 'yan, no? Ngayon, dahil pagano po ang bayan ng Malta, sabi ni Baptist Church, akala ko famous, bakit 4 viewers lang? Bakit? Ang pagtuturo ba kailangan famous ka? Basihan ba na kapag ikaw ay sinishare mo ang doctrines of the Roman Catholic Church, dapat famous ka? Sila San Pedro ba nung pumasok sa bayan ng Roma, famous? Yung 12 apostles ba nung pumasok sa bayan ng Roma, famous? Yan ba ang basihan mo, Baptist Church, aka Dino Diaz? Ikaw famous ka ba, Dino Diaz, aka Baptist Church? Kung ang pagtuturo ng Baptist members ay dahil kailangan mong maging sikat, hindi ako ganon. Hindi ako ganon, hindi ako nag-i-spread ng Word of God dahil gusto kong sumikat. Baptist Church, aka Dino, kung yan ang intention mo, kung bakit dinedefend mo ang Baptist Church ay para sumikat at magpasikat, well, ibahin mo ko. Sabi ni Baptist Church, sabi mo famous ka, saan ko sinabi? Wala akong sinasabing famous ako. Ang lagi ko sinasabi sa mga manonood ko, huwag nyo akong kilalanin. Pakinggan nyo yung tinuturo ko, pero huwag nyo akong tingalain. Oh, kung ikaw Baptist Church, aka Dino Diaz, ang pangangaral mo, dapat famous ka. Sorry ka, hindi ako ganon. Oh, hindi ako ganon. Ikukumpara yung pamamaraan ng pagtuturo mo sa pamamaraan ng pagtuturo ko. Dahil ilang beses ko yan sinasabi sa lahat ng mga naging live ko. Mayroon tao o wala, dalawa, tatlong katolikong nakikinig sa akin sa pagtuturo ko, malugod kong tatanggapin. Malugod kong tatanggapin. Bakit? Yung tatlo na nakikinig sa akin sa pagtuturo ko, may kaluluwa pa din yan. May kaluluwa pa din yan. Ikaw kasi, Baptist Church, aka Dino Diaz, ang tinitignan mo yung dami ng tao. Ako, ang tinitignan ko, yung dami ng, yung mga taong nakikinig. Kahit dalawa yan, may kaluluwa yan. Oh, ano ba naman ang ang alam mo na maaari sa pagtuturo ko kahit dalawa lang yan, natututo. Baka isang araw maging dalubhasa yan. Ngayon, kung pamantayan mo, dapat marami kang views para lang makapagturo ng simbahan, ay aba, peke ka, bulaan ka, mapagpaimbabaw ka. Bakit? Sa tingin mo, ginagawa ko to dahil kailangan maraming manood sa akin? Hindi. Ginagawa ko to dahil gusto kong may nakakarinig ng doktrina ng simbahang Katolika. Kung ako ay, ang habol ko ay popularity, kung ang habol ko ay kasikata, edi sana pinagsiksikan ko kung kani-kanino yung sarili ko na which is marami naman kumukuha sa akin platform. Oh. Hindi ko nga pinagsiksikan yung sarili ko eh sa mga sikat na tao
na gusto nila doon ako mag-present. Bakit? Kasi ang intention ko bilang isang Katoliko is magturo. Ipaalam sa kapwa Katoliko ko, sa kapanalig ko, kung ano ang aral ng simbahan. Kaya ikaw, Baptist Church, aka Dino Diaz, hipokrita ka. Hipokrit ka. Nagbibilang ka ng manonood sa'yo. Ikaw nga mag-live ka, tingnan natin kung may manonood sa'yo. Huwag mong titignan yung dami ng matang nakatingin sa'yo. Ang titignan mo kung standard ba tong tinuturo mo. Ako, hindi ko tinitignan kung ilang mga views and followers na nakapollow sa akin. Dahil kapag ako nagla-live at nag-present ng Doctrines of the Roman Catholic Church, ang tinitignan ko is standard ng pagtuturo ko. Yung kalidad. Kung paano ko tinuturo ang doktrina ng simbahan, ikaw, alam mo ba tong tinuturo ko? Alam mo to? Tamad-tamad mong mag-aral, papasok-pasok ka dito sa live ko? Kung gusto mong pabagsakin si San Rio dahil ikaw ay isang Baptist, mag-aral ka. Aralin mo ang stand ng simbahan mo. O, 4 views. Eh, bakit nandito ka? Hindi isa ka rin sa viewers ko. Baptist Church, aka Dino Diaz. Ilang beses na kitang pinabagsak sa live debate. O, ikaw ang dapat mahiya. Magkaroon ka ng konting kakahihiyan sa sarili mo. Sasabihin mo ang Biblia, binuo ng Diyos? Paano nangyari yun? Nagsulat yung Diyos? Hindi dapat maging pamantayan ng isang Katoliko kung marami. Kung maraming nanonood sa'yo, bakit? Ano ka, artista? Artista ka? Ginagawa ko to para maglingkod sa tao, para paglingkuran ng simbahang tatag ni Kristo, hindi para sabihin kung ilan ang nanonood sa akin. Kahit 2 lang ang nanonood sa akin, proud ako. Dahil yung point ko dyan, may kaluluwa pa din yan. Yang maliit na bilang na nanonood sa akin ngayon, na mga Katoliko, baka isang araw matulala kayo, mga kaanib ng Baptist, mga dalubhasa na yan. Palibasa kasi, Dino Diaz, aka Baptist Church, impokrita ka, mapagpaimbabaw ka, gusto mo lang exposure, gusto mo lang lagi kang mapag-usapan, gusto mo lang nakikita yung mukha mo dyan sa social media para sabihing magaling ka, para sabihing sikat ka. Well, sorry to say, hindi ako ganun. Kung gugustuhin ko lang araw-araw, pwede naman akong mag-live eh. Kaya lang, syempre, kailangan ko ding ipahinga yung sarili ko. Kailangan ko ring magtrabaho sa labas. At maghanap ng pagkakakitaan. Kaya wag mong ikukumpara ang sarili mo sa akin. Dahil hindi tayo magkatulad. Kung nagla-live ka, Dino Diaz, aka Baptist Church, para panoorin ng maraming tao, ako hindi. Passion ko to. Gusto ko tong ginagawa ko. Hindi dahil sa dami ng tao ang nanonood sa akin, kundi kailangan ko tong gawin to para mas lalong lumalim ang pananampalataya ng mga kapanalig kong Katoliko. Kaya huwag kang impokrita at manahimik at makinig ka sa aral ng simbahan. Dada ka ng dada, wala ka namang gawa. Okay. Nung napuntahan ni San Pablo yung bayan ng Malta upang siya doon niya ipalaganap ang salita ng Diyos, no, yung turo at aral ni Kristo, yung bayan ng Malta, yan po ay paganong bayan. No? Paganong bayan yan, yan ang una niyang pinuntahan. At tong paganong bayan, itong Republic of Malta, yan ay kanyang na-convert. Yung paganong bayan na ito ay naging bayan ng mga Kristiyano. At up to now, sa Republic of Malta, ang pinaka malaking relihiyon na umiiral doon ngayon, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Na pagpapatunay at pagpapatibay na si San Pablo ay isang Katoliko. Bakit? Ang bayan ng Malta ay dating pagano at kahit aralin ninyo ang kasaysayan ng bayan ng Malta kung paano sila naging Kristiyano, i-re-relate nila dyan si San Pablo. Si San Pablo ang siyang naging dahilan kung bakit naging Kristiyano ang bayan ng Malta at yung pinakamataas
na mananampalatayang Kristiyano sa bayan ng Malta na noon ay bayan ng mga pagano, walang iba kundi mga Katoliko, na pagpapatibay at pagpapakita, na sa panahon pa lang dito mismo sa Bagong Tipan sa Gawa 28 verse 1, Roman Catholic Church na may umiiral na pong Katoliko. No? Dahil pagpapatibay at pagpapatunay na wala pang Bible, may Katoliko na. Wala pang Bible, meron na pong simbahan. Pagpapakita na tayo ay may simbahan bago sumulpot ang Biblia. That's why the Roman Catholic Church compiled the Bible. Dahil wala pang Bible, may Roman Catholic Church na. Okay. Pagkatapos na niya pong magtungo sa bayan ng Malta, si San Pablo ay nagtungo sa bayan naman ng Espanya. Sa bayan ng Espanya, nagtungo naman itong si San Pablo. May katibayan? Meron. Roma 15 verse 24. Inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. So napakalinaw na si San Pablo na siyang apostol ng mga Hintil ay nakarating at nagtungo sa bayan ng Espanya, na dati din po itong paganong bansa. No? Hindi nyo po ba alam na ang Espanya ay paganong bansa noon? At kung bakit yan naging Kristiyanong bansa, sa dahil yan sa pamamagitan ni San Pablo. Isa si San Pablo ang ginamit ng Diyos na instrumento para ang paganong bansa ng Espanya ay maging Kristiyano. At ang pinakamalaking bilang ng mga mamamayan sa Espanya ay mga Katoliko. Bilang pagpapakita at pagpapatibay na itong Espanya na noon ay paganong bansa, nung yan ay na-convert into Christianity, ang nakapagpa-convert dyan walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Roman Catholic Church, can you imagine? Dalawang bayan na ha? Kanina, bayan ng Malta, paganong bansa, na-convert into Christianity, Kristiyanong bansa. Ang Espanya, dating bansa ng mga pagano, ngayon, Kristiyano na. At sa bayan ng Espanya at bayan ng Malta, the Republic of Malta at Republika ng Espanya, yan ay Katolikong bansa. Na malinaw na ang bit-bit na pananampalataya ni San Pablo ay ang Roman Catholic Church faith. No? Okay. Ang bansang Espanya, ito ay unti-unting na-convert sa pagiging Katolikong bansa. At ang dating opisyal na relihiyon ng kaharian sa panahon ng imperyo ng Espanya. So, dati ang tawag dyan, Spanish Empire o imperyo ng Espanya. Ito ay may hari, no? Sa panahon noon at mga pagano. Kaya nung ito ay na-convert at ang bansa ng Espanya ay naging Katolikong, ay naging Kristiyanong bansa, ang pinakamalaking bilang na mga mamamayang Kristiyano doon sa bayan ng Espanya walang iba kundi mga Katoliko. Na pagpapakita at pagpapatibay na ang daladala ni Apostol Pablo na pananampalataya walang iba kundi ang mga mananampalataya ng Roman Catholic Church, yung doktrina natin, yung aral natin. At ang Espanya ang isa sa mga nabautismuhang hentil na bayan. At huwag po natin kakalimutan, no? Na ang Espanya, yan ay bansa na pinagmulan at pinanggalingan ni Magellan. No?
ang bansang Espanya ang siyang pinagmulan ni Magellan. Itong si Magellan, 1521, no? 1521 ay naglakbay upang maghanap ng mga spices. At aksidente niyang natagpuan ang bansang Pilipinas na noon ay bansang pagano. Ang bansang Pilipinas ay isang paganong bansa. At dahil dinala ni Ferdinand Magellan ang Christianity dito sa Pilipinas, bit-bit ang Roman Catholic Church, ang paganong bansa, which is ang Pilipinas, ay naging Kristiyanong bansa sa ilalim ng Roman Catholic Church. And during that time, wala pa pong sulpot. Wala pa pong sulpot sa bansang Pilipinas. Dahil hindi pa pinaghihiwalay ang estado at ang simbahan. Pag ikaw ay lumaban sa simbahang Katolika, kalaban mo ang gobyerno. At ang mga gobyernong yan ang nagdesisyon na protektahan ang simbahang Katolika. Dahil ang bawat gobyerno noon ay naniniwala at magpasa hanggang ngayon naman ay naniniwala na ang Catholic Church ay tatag ni Kristo. No? Ay tatag ni Kristo. Sabi ni Baptist Church, aka Dino Diaz, kaanib po ito ng Baptist, ang sabi niya, habang buhay ako, gagawin kong impyerno ang buhay ng mga Katoliko. Yan ang mentalidad ng mga depensor ng Baptist Church. Sabi niya, habang buhay ako, gagawin kong impyerno ang buhay ng mga Katoliko. Yan ba ay tamang mentalidad na kumakatawan sa Baptist Church na defender? Na ang goal mo sa mga kaanib ng Roman Catholic Church ay gawin mong impyerno ang mga buhay nila? Bakit mo gagawing impyerno ang buhay ng mga kaanib ng Katoliko? Tagadong ka ba? Bakit alam mo yung pakiramdam ng nasa impyerno? Nasa impyerno ka ba? Hindi kahit kailan dapat nagiging mentalidad ng mga taong dumedepensa sa kanilang kinaaniban na mag-isip ng negatibong pananaw at negatibong gawain para sa mga hindi mo kapanalig. Hindi ko kahit kailan sinabihan ng mga hindi ko kapanalig na gagawin kong impyerno ang mga buhay ninyo. Pero ikaw, Baptist Church, tumatayo kang defender ng Baptist Church. Tama ba ang ganyang mentalidad? Na pagplanuhan mo ang mga Katoliko, ang mga kaanib na Katoliko, na maging impyerno ang buhay nila. Bakit? Doon ka ba masaya? Doon ka ba masaya na makita mo ang bawat tao na naghihirap dahil lang sa hindi pabor sa aral mo, gagawin mong impyerno? Ano ka? Ikaw yung mga pagano noon na pumapatay sa sinaunang Kristiyano? Ikaw yung mga pagano noon na nagpapahirap sa mga sinaunang Kristiyano dahil hindi pumapabor sa aral nila. Isa kang pagano, Dino Diaz. AKA Baptist Church. Bit-bit mo ang kinaaaniban mo. Hindi ka nahihiya sa mga kapanalig mong Baptist, ikaw ang sumisira sa imahe nila dahil sa ganyang ugali mo? Kung nais mo mapamalian ang paglalatag ko, Dino Diaz, dapat ngayon pa lang aralin mo na kung paano mo babaliin lahat ng presentations ko. Walang magagawa yung pag-emote mo at pagre-react mo. Nagagawin mong impyerno ang buhay ng mga Katoliko kung hindi mo aaralan kung paano ako pababagsakin. Bakit? Dahil hindi mo kaya baliin ang doktrina ng simbahang Katolika? Kaya ang tanging nasabi mo na lang, gagawin mong impyerno ang mga Katoliko, kaya mo? Kaya mo? Tandaan mo, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito,
itatayo ko ang aking iglesia. Ni ang kapangyarihan ng hadis ay hindi makakapanaig laban dito. Hindi mo magagawang gawing impyerno ang buhay ng bawat Katoliko. Dino Diaz aka Baptist Church. Bakit? Maging ang impyerno ay hindi magtatagumpay sa simbahang Katolika. Nagpapalayas nga kami ng demonyo eh. Nagpapalayas ng demonyo ang mga sinaunang Kristiyano. Kaya siguro init na init ka at usok na usok ka dahil sa mga doktrina ng simbahang Katolika na de-deliverance ka na. Dakdak ka ng dakdak dyan. Okay. Ngayon, ilan sa mga misyonerong Espanyol at Portugues ang naglayag patungo sa mga kontinente ng Asia at Amerika. May mga misyonero sa ilalim ng Roman Catholic Church ang naglakbay at naglayag patungo sa Asia at sa Amerika. At ang kanilang bit-bit-bit-bit na pananampalataya, ang kanilang dala-dala habang sila ay naglalakbay sa Asia, sa Amerika, ang bit-bit-bit-bit po nila ay Roman Catholic Church. Sa bawat bansa, sa bawat lugar na kanilang narating upang ikalat ang doktrina ng Roman Catholic Church. Now, ang mga Kastila ang siyang may pananagutan sa Kristyanismo ng mga dating paganong bansa tulad ng Pilipinas, Mexico, Argentina, Cuba, Venezuela, Puerto Rico at iba pa. Yung lahing Kastila dito sa bansang Espanya, sila ang naging dahilan kung bakit maraming mga paganong bansa ang naging Kristiyano. Na bit ang Roman Catholic Church. Ang mga Kastilang ito, yung mga misyonero, no, na mga Kastila na siyang nagkalat sa Asia at sa Amerika, ang mga na-convert ng mga Italiano, ng mga Kastilang ito, isa na rito ang Pilipinas na noon ay paganong bansa. Kung bakit ngayon tayo ay Kristiyanong bansa, dahil yan sa mga Kastila. Ang bansang Argentina ay dating paganong bansa. Yan ay na-convert ng mga Kastila. Gayun din ang Cuba. Ang Cuba ay paganong bansa, na-convert yan ng mga misyonaryong Kastila. Ano pa? Venezuela. Ang Venezuela ay dating paganong bansa na ngayon ay Kristiyanong bansa dahil sa mga Kastila. Kastilang misyonerong Katolikong Romano. Andiyan din yung Puerto Rico. 'Di ba? Ano 'yan, paganong bansa yan noon, pero ngayon ay Kristiyanong Katolikong bansa dahil po yan sa mga Kastila sa ilalim ng Roman Catholic Church. Kaya magmula po sa 15th century hanggang 19th century, kung hindi dahil sa mga Kastilang ito na minamaliit ng mga Protestanteng sulpot na mamamatay tao ang mga Kastila, kung hindi dahil sa mga Kastilang ito, baka pagano pa rin ang bansang Pilipinas. No? Kung hindi tayo magiging pagano, baka ang Pilipinas ay isa ng Muslim ngayon, tulad ng bansang Indonesia at bansa ng Malaysia. Kung hindi dahil sa mga Kastila na nilalait at minamaliit nila, baka ang Pilipinas, ang Mexico, ang Argentina, ang Cuba, ang Venezuela, ang Puerto Rico, tayo ay mga paganong bansa pa din hanggang ngayon. Kung hindi tayo pagano, baka Muslim tayo. O baka under na tayo ng Buddhist, Hinduism. Pero dahil sa katapangan at pagsisipag ng mga misyonerong Katolikong Kastila, ang mga bansang pagano ay naging Kristiyanong Katolikong bansa.
malaki ang naging gampanin ng bansang Espanya para gawing Katoliko ang mga bansa na noon ay hindi Kristyanong bansa. Meron bang naiambag ang Pilipinas? Ang mga Pilipino, ano ang naging ambag natin? Nakapag-convert ba tayo ng bansa? Kung makapanlait ang mga sulpot na ito sa lagi ng mga Kastila, katulad ng mga INC, MCGI, Born Again Christian, Jehovah's Witness, yang bang mga kinaaaniba ninyo ay nakapag-convert kayo ng isang bansa na noon ay pagano na ngayon ay Kristyanong bansa? Meron ba kayong na-convert na bansa? Wala! Pero kung makapanghusga kayo sa lahi ng mga Kastila dahil hindi ninyo mapamalian na ang pananampalatayang Katoliko na nasa Pilipinas ay mula mismo sa Vatican na kung saan pinamamahalaan ni San Pedro, hindi nyo matanggap, kaya ang sinasabi nyo sa mga Kastila, mamamatay tao. Pero kung titignan ninyo ang kinaaaniba ninyong mga sulpot na sekta, meron ba kayong na-convert na mga paganong bansa? Ang lahi ng Kastila ay maraming binagong bansa na noon ay pagano, ngayon ay Kristyanong Katolikong bansa na ngayon. Ang Pilipinas, kung hindi tayo nasakop ng mga Kastila, tayo ay either pagano o mga Muslim. O, magkakaroon ba ng sulpot dito ng mga Kristiyano? Kung hindi pinasok ng Kastila ang Pilipinas, magkakaroon ba ng INC? Magkakaroon ba ng MCGI? Magkakaroon ba ng SDA sa Pilipinas? Hindi! Wala! Bakit? Dahil hindi tayo Kristiyanong bansa. Kakayanin ba ng INC na mag-convert ng isang bansa? Sige nga, saan pumunta mga founder ninyo, mga sulpot na sekta? Pagdating sa pangangaral, anong mga bansa ang na-convert ninyo? Na noon ay pagano? Wala! Kung nabuhay si Felix Manalo sa panahon ng pagano pa ang Pilipinas, kakayanin niyang i-convert ang Pilipinas na maging Kristiyano? Sa panahon pa lang ng Kastila, itatag niya sa panahon ng Kastila dito sa Pilipinas, itatag ni Felix Manalo yung kanyang iglesia, ewan ko na kung hindi pugutan ng ulo yan. Oh. Try nyo. Jehovah's Witness, Born Again Sect, SDA, MCGI, INC. Subukan ninyo, kung kayo ay babalik sa panahon ng mga Kastila, si Eli Soriano, kaya niya magtatag ng sekta niya? Subukan niya. Lahat sa panahon noon, bawal po, ipinagbabawal ang sulpot. Relihiyon sa relihiyon. Ang relihiyon lang noon ay relihiyong Katoliko. Walang iba. Pag sinabing Judaism, Judaism lang. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong sekta sa ilalim ng Judaism. Tigok ka, kaya nga tinigok si Kristo, di ba? Kasi daw sulpot. Oh. Pag sinabing Buddhist, Buddhist ka, relihiyon yan. Sabing Islam, Islam yan, relihiyon yan. Pag sinabing relihiyong Kristiyano, Katoliko yan. Roman Catholic Church. Sige nga. Yan si Eli Soriano. Kaya niyang mag-convert ng isang paganong bansa? Anong gagamitin niyang armas? Oh. Anong gagamitin? Ang mga bansang ito, nung ito ay na-convert, no? Yung mga bansang pagkatulad ng Roma, yan nung yan ay na-convert into Christianity, walang Bible. Walang Bible. Hindi gumamit ng Bible ang mga alagad. O paano mo ngayon i-convert ang isang paganong bansa, huwag kang gagamit ng Bible? Kaya nyo? Saan kayo kukuha ng ituturo ninyo? Wala kayong history. Wala kayong traditions. Kaming mga Katoliko ay nakakapagturo na hindi gumagamit ng Biblia dahil kaming mga Katoliko ay ginagamit naming pamamaraan sa pagtuturo upang mabigyang linaw na ang Catholic Church ay true church sa mga traditions. The seven sacraments, the baptism,
Yung pagpapakasal, traditions yan. Sa traditions yan ng Roman Catholic Church, banal na hapunan, tradisyon ng simbahang Katolika. Wala namang Bible noon. Na-convert pa kunti-kunti ang mga bayan at bansa ng mga pagano sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng mga sinaunang Kristiyanong Katoliko ng tradisyon. Kaya kung tayo ay napaganong bansa ang buong Pilipinas, kaya ba yung gawing INC ng INC ang paganong bansa na Pilipinas? Kakayanin yan mag-isa ni Felix Manalo? Oh, si Eli Soriano, paano yan? Panahon ng mga Kastila, walang monitor. Oh, paano ngayon siya mangangaral? Kakayanin ba ni Eli Soriano na gawing NCGI noon sa panahon ng mga Kastila ang bayan ng Pilipinas? Nung pumasok si Magellan at ang mga Kastila sa Pilipinas, literal na pagano ang buong bansa. Bansa ang binago ng Roman Catholic Church. Bansa. Yang mga pinagmamalaki nyong lokal-lokal ninyo, lokal lang yan, kami bansa. Pinagmamalaki ninyo na ang lokal namin sa ganito, maganda ang aming simbangan, sa lokal namin ganito, may mga kaani. Pinagmamalaki nyo yan, maliit na bagay yan sa Roman Catholic Church. Dahil ang Roman Catholic Church ay nagko-convert ng iba't ibang bansa. Maraming bansa ang kinonvert ng Roman Catholic Church para maging Kristiyanong Katoliko sila. Kaya wag niyo ipagmamalaki sa akin na ay dito sa lokal namin oh, ang dami naming kaanib dito. Lokal. The Roman Catholic Church nagko-convert ng mga bansa. Buong mundo. Hangga't may Katoliko na convert yan ng Roman Catholic Church. Ipagmamalaki nyo sa aming mga Katoliko, ay yung lokal nyo, yung simbahan nyo, ganito kaganda. Pero hindi nyo naisip na ang Roman Catholic Church ay nag-convert ng malalaking bansa. Bansa ng mga pagano. Kaya wag nyong itatapat ang mga miyembro kaanib ninyo na sumapi-sapi sa inyo, baka may sapi din, kaya sa inyo umanib. Huwag niyong ipagmamalaki sa mga Katoliko yan. Yan lang ba pinagmamalaki mo? Pinagmamalaki ko bilang kaanib ng Roman Catholic Church ang kinoconvert ng aming simbahan. Maraming bansa. Buong bansa katulad ng Pilipinas. Now, pagkatapos magtungo sa Espanya ni San Pablo, siya ay muling naglakbay at nakarating ng Roma o ng Italia. No? Siyempre, lakbay-lakbay na sila eh. So, si San Pablo ay nakarating din po ng Italia, ng Roma. Isa to sa narating na bansa ni San Pablo. Tapos, sasabihin nila, si San Pablo di nakapunta ng Roma? Narating ni San Pablo ang Roma. Di ba? Ano yung isa? Sabi, Pablo, kung ano ang ginawa mo sa bayan ng Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. Ano ang pinakamalaking relihiyon na nasa Roma? Na inutusan ni Kristo si San Pablo na kung ano ang ginawa mo sa Jerusalem, ganyan ang gagawin mo sa Roma, sa bayan ng mga Hintil. Ano ang kinikilalang relihiyon sa bayan ng Roma? Walang iba kundi ang Roman Catholic Church na kung saan tayong mga Katoliko, Roma 16 verse 16, dun tayo nagbabatian ng banal na halik. Tapos sasabihin nila sila yon. Tinde, di ba? Tinde. Ngayon, Gawa 28 verse 14. No? Gawa 28 verse 14. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyanyahan nila kaming tumigil doon ng isang linggo. Mula rooy, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay
hanggang sa makarating kami sa Roma. See? Nakarating si San Pablo sa Roma. At sa wakas ay nadalaw at dumalaw si San Pablo sa Roma, sa Italia, kung saan hinarap niya ang kanyang pagkamartir kasama si San Pedro sa ilalim ng paghahari ng isang paganong emperador na si Nero. Hinarap ni San Pablo ang mga pagano kahit alam niyang mamamatay siya. Siya ay lumaban pagdating sa kanyang pananampalataya. Kaya ang bayan ng Roma na noon ay bayan ng mga pagano, yan ay naging bayan ng mga Kristiyanong Katoliko. The Roman Catholic Church ang siyang kinikilala na relihiyon sa bayan ng Roma. Kaya walang sino man ang may karapatan na sulpot na mag-claim na sila ang nilalarawan sa aklat ng Roma, dahil ang aklat ng Roma ay para sa mga taga-Roma, hindi para sa Pilipinas. Aklat ng Roma, bansang Roma, bayan ng Roma, para sa mga Romano, para sa mga taga-Roma, hindi po para dito sa Maynila. Hindi po taga-Pilipinas ang mga taga-Roma. Kaya wala silang karapatan na mag-claim na kami ang nasa aklat ng Roma. Okay. Ang Roma, ang bansang Roma, ay kilala bilang isang paganong imperyo. Sikat na sikat ang Roma noon. Dahil mga pagano, mga sikat na mga paganong emperador noon ang namumuno dyan. Isa na dyan si Julius Caesar. Ang mga lahi ng Caesar, si Nero, mga sikat na emperador. Kaya sikat na sikat ang bayan ng Roma. At hindi basta-basta nagigiba ang bayan ng Roma, dahil yung nasa yung mga emperador na namuno dyan, lahat ay palabat at matatalino. Pero tignan nyo ang ginawa ng mga alagad. Kahit na alam nila na barbarik ang mga Roma, papatayin sila. Sila ay lakas loob na pumasok sa bayan ng Roma, bit-bit-bit-bit lamang ang kanilang mga sarili. Wala silang gamit na aklat. Kasi syempre, pagano yun eh. Edi pinatay sila. Diba? Ang umiiral pa lang noon, Septuagint, Tanakh, Torah. Walang Bible. Pero bit-bit-bit-bit ng mga alagad na ito, ang pagkakalat ng aral ng Roman Catholic Church sa pamamagitan ng traditions, oral traditions. Pagtuturo sa pamamagitan ng pagsasalita. Pagpapaliwanag sa mga naging turo ni Kristo sa pamamagitan ng bibig. Hindi sila pwede na mangaral at magturo na may hawak na mga aklat. Papatayin sila ng mga pagano. Kaya bang gawin ng INC yan? I-convert ang bayan ng mga pagano, katulad ng Roma? Kaya ni Felix Manalo, ni Eli Soriano, ni Martin Luther, ni Ellen G. White, ni Roger Williams, kaya ba nilang i-convert ang bayan na Roma, ang bayan ng Roma, na which is bansa at bayan ng mga pagano? Hindi! Tanging mga sinaunang Kristiyano, which is guided by the Holy Spirit, ang magkakaroon lamang ng kakayahan na gawin mong Kristiyanong bansa ang paganong bansa noon. If you are guided of the Holy Spirit, kahit kanyon pa yan,
hindi yan mananalo pag niloob ng Diyos na ang paganong bansang ito ay magiging Kristiyanong bansa sa ilalim ng Roman Catholic Church. Okay. Ang Roma ay kilala bilang isang paganong imperyo. Ngunit, ito ay unti-unting napagpabagong loob ng mga alagad kasama ang kanilang mga naging disipulo para maging Kristiyanong bansa. Pagkatapos ng mga panahong pangangaral ni Apostol Pedro at Apostol Pablo. Unti-unting na-mold ang bayan ng Roma matapos mamatay si Pablo at si Pedro. Dahil nung buhay si Pablo at si Pedro, sila ay unti-unti yung mga Romanong pagano noon, kino-convert nila, tinuturo nila yung mga traditions, yung mga turo ni Kristo. Kaya nga meron tayong catacombs. Meron tayong katakomba na kung saan dun makikita ang pinta ni San Lucas, Our Lady of Perpetual Help. Iba't ibang mga mukha, mukha ni Kristong iginuhit sa mga katakomba na pagpapatunay at pagpapatibay na si San Pedro, si San Pablo, makasama ang mga alagad, ay nagturo ng palihim. At nung sila ay namatay, ang kanilang mga disipulo ang siyang nagpatuloy upang ikwento, upang ituro kung ano ang mga aral na minana nila sa mga apostol. That's why the Roman Catholic Church is apostolic. Ang mga minanang turo at aral ng mga sinaunang Kristiyano sa mga apostol ay siya ring tinuro ng kanilang mga disipulo sa iba't ibang mga taong pagano na kalaunan ay lumaki at lumago na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. That's why the Roman Catholic Church is a apostolic church, apostolado. Dahil ang ating turo ay mula sa turo na mismo ng Panginoong Hesukristo na itinuro ni San Pedro, unang obispo ng Roman Catholic Church, na siyang itinuro niya sa kanyang mga disipulo. At isa sa kanyang mga naging disipulo ay si San Mateo, na siyang ikinalat at nagpatuloy sa iba't ibang mga naging disipulo ng 12 alagad nang hanggang ngayon, yung tradisyon na yan ang tinanggap natin magmula sa 12 alagad ni Kristo. Yan ang dahilan kung bakit si San Pedro ang kanyang labi, ang kanyang bangkay, kasama ang 12 alagad ay nasa pangangalaga ng simbahang Katolika, sapagkat ang Catholic Church, the Roman Catholic Church, is an apostolic church. Kaya hindi nila tayo pwedeng tawaging Protestant. Hindi kahit kailan magiging true church ang Protestant. Kaya nga Protestant, sila ay nagprotesta. May nilabanan silang iglesia na noon pa man ay nakatayo na. Kaya sila tinawag na Protestante. Nagproprotesta sila sa isang iglesia na una sa kanilang naitatag. Saan sila nagproprotesta lahat? Walang iba kundi sa Roman Catholic Church. Bakit sila tinawag na Protestante? Dahil nakatindig na ang simbahang Katolika nung nabuo ang kanilang mga sekta. Kaya sila tinawag na sulpot. Out of nowhere, bigla na lang silang sumulpot. Malinaw, ah? Okay. Ang Italia ay isang bansang Katoliko mula ng magbalik-loob sa relihiyong paganismo. Ang bansang Italia ay bansa ng mga Katoliko. Mula sa bayan ng mga pagano noon, ngayon ay bayan ng mga Kristiyanong Katoliko. Historian. No?
At nung sila ay nasa Roma, no? Tung si San Pablo at saka si San Pedro, nung sila ay nagpunta sa bayan ng Roma, doon pinugutan si San Pablo ng mga paganong Roma sa ilalim ni Emperador Nero. Pinugutan po ng ulo si San Pablo, bit-bit ang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko ng mga paganong Romano para lang maging Katoliko ang bayan ng Roma. Tapos magkiklaim ang mga sulpot na ito na hindi Katoliko na sila ang nasa aklat ng Roma. Samantalang hindi nila maipaliwanag kung saan nagmula ang aklat ng Roma, sinong bumuo, sinong nagcompile, at kailan ito nasipi ng simbahang Katoliko. Pinugutan si San Pablo sa bayan ng Roma, sa ilalim ng pamamahala ng mabagsik at malupit na emperador na si Emperador Nero. Kasabay nito, si San Pedro ay ipinako sa krus ng pabaliktad at doon din pinatay at inilibing. Kaya ang labi ni San Pablo at ni San Pedro ay matatagpuan sa bayan ng Roma. Dahil doon sila pinatay, narating nila ang bayan ng Roma, pinugutan ng ulo, pinako sa krus ng pabaliktad, at ang kanilang mga labi ay nananatili sa pangangalaga ng Roman Catholic Church. Kung true church ang Protestant, bakit wala ang labi sa kanila ng mga alagad? Bakit nasa simbahang Katolika? Sapagkat naunang naitatag sa atin ang simbahan bago ang Biblia. Kung mauuna ang Biblia kesa sa Roman Catholic Church, sinong magko-compile? Sige nga, sinong magko-compile ng Bible kung nauna ang Bible sa Catholic Church? Bakit tayo nag-compile ng Bible? Bakit tayo ang bumuo? Tayo ang bumuo ng Bible dahil wala pang Bible, may Roman Catholic Church na. Sa mga Protestant na ito, sino ba nauna? Bible o yung sekta nila? Sa nila kinuha ang kanilang mga pangalan? Sino ang kinikilala nilang founder? Hindi po ba? Ngayon, ang libingan ng mga alagad, no, ay matatagpuan sa simbahan ng St. Peter's Basilica na ngayon ay tinatawag nating Vatican City. Andun po ang labi ni San Pedro at ni San Pablo. That's why the Roman Catholic Church is apostolic. Now, sa kabilang banda, ang lungsod ng Jerusalem ay winasak din ng mga Romano noong 70 AD. No? Kaya ang punong tanggapan ng simbahang Katoliko noon ay opisyal na nakabase sa Vatican City sa Roma. No? Ang mga pag-uusig sa mga Kristiyanong Katoliko ay nagpatuloy hanggang nang si Emperador Constantine the Great ay na-convert bilang isang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. No? Yung panahon ni San Pablo, maraming mga emperador na barbaric, pinagpapatay ang mga sinaunang Kristiyano. At nagkaroon na lamang tayo talaga ng tapang para ilantad kung ano ang ating pananampalataya nung si Constantine Emperor ay naging Katoliko. At nung naging Katoliko, si Emperador Constantine, 3rd century, nung naging Katoliko tong si Emperador Constantine, doon nagsimula na tayo ay gumawa ng mga imahe at rebulto. Kaya mali na sasabihin nila na tayo ay sumasamba sa mga rebulto because during that time,
Sa panahon at sa bayan ng Roma, wala po tayong rebultong pinararangalan. Wala pang rebulto ni Maria noon. Tayo ay nagsimula sa mga paintings. Bilang paglalarawan na, oy, sa mga sinaunang Kristiyano, oy, ito yung nanay ni Kristo, oh, drawing ko kasi nasaksihan ko. Oh, ito yung mukha ni Kristo. Paano mo nalaman? Kasi ito yung ginuhit sa akin ng mga alagad. Yung naging guru ko, si San Pablo, ito daw ang itsura niya. Pininta niya sa mga katakomba ng kanilang mga naging disipulo ang mukha ni Maria, ang mukha ni Kristo, ang mukha ng iba't ibang mga anghel, ang mukha ng mga iba't ibang mga banal at santo ng sinaunang Kristiyano bilang pagpapatibay na itong mga mananampalatayang ito ang naging foundation ng simbahan para tayo ay manatiling matatag at nakakapit sa kahit na anong dilubyo, hiwalang makakadaig sa simbahang Katolika. Yan ang pinanghuhugutan ng ating simbahan, ang kasaysayan na kahit kailan ay hindi maaaring pamalian ng kahit na sinong Protestante. Wala pong rebulto noon para sabihin nila tayo ay sumasamba sa Diyos Diyosan dahil tayo ay mga may rebulto ni Maria, may rebulto ni Kristo, meron tayong rebulto ng mga santo. During that time, hindi tayo pwedeng magkaroon ng rebulto. Papatayin tayo. At nagkaroon na lamang tayo ng mataas na pagpaparangal sa mga imahe at rebulto ng Roman Catholic Church para gibain at tuluyang basagin ang mga paganong rebulto sa bayan ng Roma. Na siyang ginamit ng mga sinaunang Kristiyano ang mga rebulto at ang mga imahe sa pagtuturo dahil ang kanilang mga naging estudyante noon na mga Romanong pagano ay mga illiterate. Hindi aral. So para magpadali ang para mapadali ang pagtuturo nila at mapaunawa sa kanila kung ano ba ang doktrina ng simbahan dahil wala pang Bible noon, gumawa tayo ng mga sagradong imahen na paglalarawan na itong babaeng ito na nasa ribultong ito, ina ni Kristo, si Maria. Pag nakakita kayo ng gaitong itsura, anghel. Ginamit ng simbahang Katolika ang mga sagradong imahen, bukod sa pagpaparangal, ginamit yan para magturo sa mga taong sa mga taong pagano na hindi marunong magsulat, hindi rin marunong magbasa. Ginamit ang mga sacred images ng Roman Catholic Church sa mga may kapansanan, sa pipi, sa bingi. Gumamit tayo ng mga sacred images hindi para ituring na ito ay tuwirang Diyos, kundi ito ang isa sa naging dahilan kung bakit ang bayan ng Roma na noon ay pagano ay naging Kristiyanong Katoliko, because of the sacred images of the Roman Catholic Church. Tayo, bakit tayo nagkaroon ng Bible? Bakit tayo nagkaroon ng compilations? Dahil kay Emperador Constantine. Because of Emperador Constantine, anong sabi ni Emperador Constantine? Irenaeus, kailangan nating magkaroon ng sarili nating aklat. Nag-utos si Emperador Constantine dahil siyang emperor ng Roma that time, nasipiin ninyo yung mga aklat. Kailangan magkaroon tayo ng batayan bilang isang Kristiyano, sariling aklat na magpapakita ng pananampalataya natin bilang isang Katoliko. At sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga konseho, Council of Nicaea, Council of Carthage, Council of Alexandria, mga iba't ibang councils ng Roman Catholic Church, sila ay nagkaisa na tama ka, gagawa tayo ng sariling aklat ng pananampalataya ng mga Katoliko. Kaya ang Catholic Church ang nagdesisyon kung ano ang magiging aklat na batayan pagdating sa bagong tipan. Dahil hindi inutos ni Kristo maging ng mga alagad na dapat gumawa kayo ng Bible.
Walang inutos sila. Dahil ang ginagamit pa lamang noon ay oral traditions. Pagtuturo sa pamamagitan ng pagsasalita. Wala tayong mababasa sa Bible na nag-utos si Kristo, gawin mo ang New Testament. Ito ang mga aklat ng New Testament dapat. Wala. Even the 12 apostles, kahit si San Pablo, wala siyang sinabi na gawin nyo kami bahagi ng Bible. Ito ang mga isulat ninyong aklat. Ito ang ipasok nyo. Wala. Meron bang sinabi si Kristo na gumawa kayo ng Bible? Wala. The Roman Catholic Church decide na dapat magkaroon ng sariling aklat ang mga mananampalatayang Katoliko. That is the Bible. Kaya atin yan. Tayo ang may-ari ng Biblia. Ang bawat salita, talata, chapters, verses, Katoliko ang nagdesisyon niyan. Walang sinabi si Kristo na maglagay kayo ng chapters and verses. Walang sinabi si Kristo na tawagin mo yung New Testament. Walang sinabi si Kristo na ang itsura ng Bible ngayon dapat ganyan ang muka. Sino ang nagdesisyon? The Roman Catholic Church. Tapos, tayo pa ang peke, nakakahiya. Sa ating pagtatapos, mga kapanalig kong Katoliko, si San Pablo, si Apostol Pablo na kinikilalang apostol ng mga Hentil, at ang kanyang mga naging disipulo ay nangaral ng Ebanghelyo at aral ni Kristo nang hindi po gumagamit ng anumang Biblia. Wala pong Biblia na ginamit ng 12 apostles kasama si Apostol San Pablo. Wala silang ginagamit na Bible. Hindi Bible ang Tanakh. Hindi Bible ang Torah. Hindi Bible ang Septuagint. Tanakh, Torah, Septuagint, the Book of Moses. Wala pang New Testament that time. Kaya, ito ay lubhang nakamamatay sa bagong imbentong doktrina ng mga demonyo na galit sa Katoliko na tinatawag nating Bible alone. Sola Scriptura. Ang mga sola Scriptura, ang mga Bible alone, ang mga may doktrinang demonyong bagong tatag na ganyang aral, wala silang kumpletong hanay ng Kristiyanong Biblia hanggang sa ika-apat na siglo. Wala silang sariling sipi, wala sa kanila yung original manuscript, hindi sila ang nag-translate. Kaya wag silang mas magaling pa sa ating mga Katoliko dahil unang-una, the 12 apostles, even the disciples on the early Christians, they are not Bible alone. Paano ka magba-Bible alone? Wala ngang Bible. Makakapag-Bible alone ka ba sa panahon ng walang Bible? Aba, matindi. Oh. Di ba? Sige nga, maghanap nga po kayo mga kapanalig na Bible alone sa panahon ng walang Bible. O wag nilang sabihin nag-Bible si Christ. Oh. Wag nilang sabihin nag-Bible ang 12 apostles. O paano sila magba-Bible alone? May Bible na ba nun? Wala. That's why the Roman Catholic Church is not a Bible alone. Hindi tayo pwede na maging sola scriptura. The Bible alone and the sola scriptura teachings, it was came from Martin Luther. Hindi po siya Bible scholar, wag siyang umarte. Na ginaya at inadapt ng mga kapwa niya sulpot, pinagkakitaan at ginawang negosyo na ngayon ay mga mayayaman ng pamilya. Ang galing, ang tindi. At ang Kristyanismo ay naipalaganap na sa buong daigdig ng mga Hintil nang walang Biblia. Wala pa pong Biblia ang nabubuo
Laganap na ang Kristyanismo. Huwag silang gamol. Kalat na ang Christianity. Wala pang Bible. Nakarating na yan sa iba't ibang bansa. Wala pang Bible. Kalat na yan sa bawat bansa at bayan ng mga Hintil. Ang Roman Catholic Church faith. Kalat na po yan. Wala pang Bible. Nagkalat lang tong mga demonyong sekta na ito nung nabuo ang Bible. Pero nung hindi pa nabubuo ang Bible, wala pong protestanteng demonyong sekta na nabubuo. Dahil sila ay binuo at produkto lamang ng Biblia. Ang Biblia ay produkto ng simbahang Katolika. Ang mga protestante ay nabuo dahil sa Biblia. Unlike the Roman Catholic Church, tayo ang bumuo sa Biblia. Sino ngayon ang true church? Ang sekta mo na binuo ng Biblia o ang Roman Catholic Church na siyang bumuo mismo sa Biblia? Kaya walang sulpot kung walang Bible. Walang Bible kung walang Roman Catholic Church. Okay. Karamihan sa mga paganong bansa na nilakbay ni Apostol Pablo, katulad ng pinaliwanag ko sa inyo kanina, no, yung Malta, yung Roma, yung Spain, no, yung mga napuntahan ni San Pablo, yan po ay naging Katoliko na dati ay mga paganong bansa. At hindi po yan nasasakop sa mga Protestante dahil wala pong Protestante noon. Pagano po ang mga bansang yan, hindi po Protestante. Wala pong Protestante noon. Sa panahon ng bayan ng Roma, nung iyan ay kinonvert ng Roman Catholic Church, yan po ay bayan ng mga pagano, hindi po bayan ng mga Protestante. Ganon din ang Pilipinas. Dati tayong bayan ng bansang pagano, hindi po tayo dating bansang Protestante. Ang Spain, ang Malta, ang Venezuela, ang Cuba, ang Puerto Rico, mga bansang pagano po yan noon. Hindi po yan bansang Protestante. Dahil wala pa nga pong Protestante noon. Roman Catholic Church pa lang. Ang kalaban ng Roman Catholic Church noon ay hindi Protestante, kundi mga pagano. Kaya napaka-imposible para kay San Pablo na mangaral ng mga aral na kontra-katoliko. Dahil ang mga bansang binanggit ko po sa inyo ngayon ay mga Katoliko pong bansa, hindi po bansa ng mga Protestante. Napakalabo na si San Pablo ay magtuturo ng doktrina at aral kontra Katoliko. Wala nga pong Protestante. At yung mga tinuruan ni San Pablo, yung kanyang mga narating, yung kung saan nakaabot ang kanyang pagtuturo katulad ng Espanya, Malta, Roma, yan po ay mga paganong bansa, hindi po yan pagano, protestanteng bansa. Kahit aralin nila yung history ng Spain, ng Venezuela, ng Puerto Rico, Cuba, Philippines. Hindi po tayo protestanteng bansa, tayo ay paganong bansa. Kaya si San Pablo ay napaka-imposibleng maglatag at magturo ng kontra-katoliko. Paano siya magiging kontra-katoliko? Wala pa nga pong protestante noon. Sino ko kontra sa katoliko noon? Wala namang protestante. Pagano ang kalaban natin? Hindi po protestante. Ang kalaban ng Roman Catholic Church ay mga relihiyon. Islam, Judaism, Hinduism, Buddhist, Pagans. Yan ang kalaban natin noon. Actually, hanggang ngayon. Kalaban sa doktrina at aral. Wala namang Protestant noon. Oh. Kaya sino ko kontra sa Katoliko na Protestante? Eh, wala ngang Protestante. Hindi po ba? Ang mga Kastila ang may pananagutan at naging dahilan sa Kristyanismo ng karamihan dito po sa iba't ibang panig ng bansa.
ng mga Hentil. Dahil po si San Pablo ang nagbautismo sa kanila. Meron silang lehitimong koneksyon sa mga turo ni Kristo dahil po si Apostol San Pablo bilang apostol ng mga Hentil, siya po mismo ang nangaral at nagbautismo sa kanila, sa mga Hentil. Diba? Kaya nga sabi, diba? Sabi ni Kristo, pumunta kayo sa iba't ibang mga bansa, bautismuhan nyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa bawat bansa na narating ng mga alagad, iyon ay kanilang binautismuhan at naging Kristiyanong Katoliko sa panahon na wala pang Biblia. Kaya laganap ang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko, hindi pa nabubuo ang Bible. Kaya wala pong lumalaban noon sa Roman Catholic Church, wala pong Protestant. Ang naglalaban na noon ay yung relihiyon sa relihiyon. Gaya ng sabi ko, Judaism, Hinduism, Buddhist, Islam, mga pagano, yan ang kalaban ng Roman Catholic Church noon. Wala pong Protestant, walang INC, walang MCGI, walang SDA, walang Jehovah's Witness, walang Mormons. Wala. Wala sa kasaysayan, tayong mababasa na ang mga alagad ay nag-convert ng protestanteng bansa. Maghanap po tayo. Maghanap kayong mga protestanteng sulpot. Kung meron kayong makikita na may kinonvert ang mga alagad ng mga protestant countries, wala. Lahat ng mababasa ninyo sa history ay mga paganong bansa. Dahil wala pa pong lumalaban noon sa Roman Catholic Church. Nagsimula kayong lumaban sa Roman Catholic Church nung si Martin Luther, isang Augustinian priest, ay nagprotesta sa Catholic Church 1517 na sinamantala ng Baptist. No? Na sinamantala ng Baptist Church na paghiwalayin ang estado at ang simbahan dahil hindi kayo makapaghasik ng lagim. 1517, 16th century. Diyan nagrebelde, diyan nagkaroon ng heretiko, diyan nagkaroon ng protestante. Pero wala pong na-convert ang mga alagad the protestant country. Lahat po yan ay paganong bansa dahil wala pa pong protestante noon at wala pong lumalaban sa Roman Catholic Church sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo. Ngayon na lang nung lumitaw si Martin Luther. Kaya sa katotohanan, si San Pablo, no? Tandaan natin 'to mga kapanalig. Si San Pablo ay never yang nakarating, never yang pumunta, never yang bumisita sa bansang Pilipinas. At doon itinatag ang Iglesia ni Cristo 1914 sa ilalim ni Felix Manalo. Never nakarating ng Pilipinas si San Pablo. No? At doon niya itinatag ang MCGI o ang dating daan noong 1980 ni Eli Soriano. Hindi po nakarating ng Pilipinas si San Pablo at itinatag ang Kingdom of Jesus Christ noong 1985 sa ilalim ni Pastor Kibuloy. At ganun din sa lahat ng mga sulpot na Pilipinong founder dito. Hindi ito nabisita ni San Pablo. Ganun din si San Pablo, si Apostol Pablo, ay hindi po yan nakarating ng bansang Amerika. At sinabing magtatag tayo ng Seventh-day Adventist. Hindi po nakarating yan si San Pablo. Na, oy, ako si San Pablo, ha? Tatag tayo ng Seventh-day Adventist. Nakausap ko si Ellen G. White noong 1863. Wala pong ganon. Walang sinabi si San Pablo na, oy,
Nakarating ako sa Amerika, magtatatag ako ng Mormon sa ilalim ni John Smith noong 1830. Wala po tayong mababasa na, oy, si San Pablo nakarating sa Amerika. Nakausap ko si Russell noong 1870, ako nagtatag niyan. Ang mga boy na gan dito sa Pilipinas, Diyos ko, 1900s lang kayo dito. Walang kinausap si San Pablo sa mga boy na gan, lalo na rito sa Pilipinas, na oy, Parham! O Barham, Parham, o Barham. Tatag ako ng boy na gan dito, ha? San Pablo to. Wala. Lahat ng sulpot, lahat ng kulto, lahat ng protestante ay hindi apostolado, hindi tatag ni Kristo. At yan ay pinamumugaran ng mga bulaang propeta. Ang tunay na iglesia, ang tunay na bautismo na dapat tanggapin ng isang tunay na Kristiyano ay dapat nagmula kay Kristo na siyang ibinigay sa mga alagad na ipinasa sa mga disipulo na hanggang ngayon ang binyag, bautismo, baptism na tinatanggap nating mga hentil ay mula mismo kay Hesukristo na mula sa lahi ng mga Hudyo sa bayan ng Jerusalem. So sana po nag-enjoy kayo at nagustuhan po ninyo ang presentations natin for today, no? At matagal po akong hindi nakakapag-presentation sa inyo kasi kailangan ko rin po kasing rumakit-rakit sa labas, magtrabaho sa labas, kaya hindi na po nagiging balanse, no? At marami pong salamat sa mga Katoliko na hanggang ngayon ay nag-PPM, nagsumusuporta na, "Oy, San Rio, live ka! Kailan ka magla-live?" At pasensya na po kung hindi po ako everyday na nakakapag-live kasi sobrang busy nga po talaga ako. So shoutout na tayo sa mga kapanalig. Salamat po sa 14 live viewers na sumusuporta po sa akin. Kay Kuya Gilbert P. Poblite, kay Kuya Julio Valiente, shoutout po kay Kuya Carlo De Los Reyes, kay Kuya Alexander Divina Gracia, kay Kuya Adrian Baluwis, kay Kuya, teka lang po, bagay ito, ang hirap naman, kay Kuya Henel Cubero, shout out po, no, shout out po sa inyo. Kanino pa po ba? Kay Kuya Honito ba ay Escabosa, shout out po sa inyo. Kay Kuya Joanne Apay, ay kay Ate Joanne Apay, kay Mami Norma Fabriga, kay Kuya Marvin G. Pangilinan, shout out po sa inyo. Shout out po sa lahat ng hindi ko na po nabasa kasi. Kay Sander Rosete, kay Kuya Juanito Tan, shout out. Kay Edwin Zhu o Diwin Zhu, kay Mami Gina Oba. At bago po tayo magtapos, please subscribe on my YouTube channel, San Rio TV. Susubukan ko pong maitalakay sa inyo bukas. No, ayoko na pong mangako kasi minsan po yung racket ko sa paglalaba ay minsan biglaan. Kaya minsan hindi po ako nakakapag-live. Pero susubukan kong mailatag sa inyo bukas, bakit ang Catholic Church ay tinawag na Roman Catholic Church? No? Bakit po ang Catholic Church ay tinawag na Roman Catholic Church? Bakit tayo nagkaroon ng ganyang katawagan? Roman Catholic Church nga po ba talaga tayo? Yan po ba talaga ang pangalan ng ating simbahan? Pag-usapan po natin yan sa susunod nating pagkikita. Ngayon pa lang po, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking Katoliko at wag po kayong magsasawa at mapapagod na mag-research. Once again, my name is Sanrio, the founder of Ave Maristela Seeds of Faith na nagiiwan po sa inyo ng kataga. Wala po sa dami ng manonood para masabi na magaling kang depensor ng simbahan. Hanggat hindi heretical ang pagtuturo na ginagawa mo, ipagpatuloy mo yan. Dalawa o tatlong tao man ang nakikinig sa inyo, yan ay may mga kaluluwa pa rin na kailangan nating alagaan bilang mga tagasunod at tagapagtanggol ni Kristo sa ilalim po ng Roman Catholic Church. Maraming salamat po, Mami Leo Rag Gay,
Greetings from Holy Land, Israel. God bless you. God bless you po. Goodbye. Maraming salamat po sa inyo. Sana may natutunan po kayo ngayong araw na ito. Salamat po.